Hello po, magandang hapon. Update tayo. Itong unit ni ma'am, since andito naman sila, hindi ako talagang palagi nag-update. Kasi syempre, andito naman sila. Andito naman sila eh. So, ito, check natin. Picture natin yung kanilang gate. Yan. Yung combination po nung kulay is si sir pong pumili, black tsaka medyo may pagka-dark brown. Actually, yung parang brown na yan is kinuha ko lang po dun sa deco stone. Ayan, no? Yung deco stone po kasi natin, ganyan yung kulay, tsaka yung ating tiles. So, okay na yung ating plant box. So, bali yung kina ma'am, combination po siya ng step tsaka ng rampa. Ayan. Kung pagdating ng araw po is magkaroon ng e-bike o motor. Mataas po kasi sa area nila. So, ito pong kina ma'am is meron silang pedestrian gate. Ayan. Ganyan po ang peg. So, dito meron tayong step. Ayan. See? Nakita nyo yan. Ayan po. So, dito po sa loob, tapos na siyang pinturahan. Tapos, na-install na rin po yung mga ilaw. Ayan. So, depende sa nagpapagawa kung ilan ang gusto nyong ilagay na ilaw, syempre. Kung isa, dalawa, pwede. Kung sampo, pwede. Ayan. Depende. Depende po yan. So, sa design po ng gate, design po yan nila, ma'am. Ayan. Dito tayo sa loob. Ayan, dito po sa loob. Ayan, dito po sa loob. Meron tayong tricolor na inlights. Naka-PVC panels din po tayo dito sa buong baba. Ayan po. So, ganito naman po yung setup ng kanilang kitchen. Ayan. So, dito po yung sa kanilang dining naman. Ito ang switch. So, center light na lang ang wala. Pin lights, okay na. So, tapos na po yung pintura dito. Buksan natin yung ilaw. Saan ba yung ilaw dito? Ta. Yan po. So, hanggang dito lang po yung gawa namin sa may hagdan, tsaka yung wall. So, ang switch naman natin ng center light is nandito. Nandito siya. Ayan. So, ito pong tiles nila dito sa living is 60 by 60 po yan na marble white. Then, dito sa ilalim ng hagdan, naka-tiles din po yan. May gagawin pa si Ray dito na cabinet. Katulad po dun sa pastry. Tsaka yung additional ni ma'am na laboratory cabinet. Ayan. So, yung ating mga pinto na retouch na rin po siya. Yan, papalitan na lang siguro ng doorknob. Ito, na-retouch na rin po ito. Ayan, na-retouch na siya. Tapos yung mga switch at outlet, ipipix na ni Ray. Okay na ba na siya eh. Ayan. So, ang wala na lang din dito yung alulod. Ayan po, alulod naman tayo wala. So, biglang lawak siya, di ba? So, ito po baka masabi ko po sa inyo kung magkano po inabot netong back and front extension finish. Yung sa pinaka hagdan naman po is pintura lang naman. Bali, ito back and front extension finish kasama po yung CR. Ayan. So, ikakabit na nyo rin yung center light ni ma'am dito sa may dining room.
So maganda yung gantong klase ng ilaw kasi kahit mapunde, may nabibili po niyan sa All Home. Kahit po sa Lazada, meron din siya. So, mapapakinabangan niya pa rin yung pinaka-ano niya. Urong dito ng konti. Ayan. Urong dito. Sige pa, dito, dito. Konti pa, buti mo sa may guhit. Diyan? Oo. Ayan. So ito yung mga ilaw nila, ma'am. Sila po yung bumibili. Pin lights lang po yun sa akin. Ayan. So mas okay na po yung ganito. Lalo na po kung gagamit kayo ng ano, ng PVC panels. Huwag yun na pong samahan ng may pan. Mabigat po kasi syempre sa motor pa niya. Kasi yung sa client ko rin sa phase 5, dalawa sanang ceiling light with pan ang hindi namin na-install gawa ng naka-PVC panels kami. Meron naman siyang kakapitan, marami namang metal parings na nilagay, kaso syempre, mabigat po talaga eh. So baka kasi magkaroon ng disgrasya, kaya mas isasuggest po namin yung ganito lang, na center light lang, ilaw lang talaga. Siguro kung mag-electric pan ka o aircon, ayan, nakahiwalay, kumbaga nakahiwalay. So maganda rin po yung pintura nila ma'am, parang ano lang to eh, parang cream. Ako mas bet ko yung mga gantong kulay, medyo light lang. Yung iba kasi parang nagsasawa naman sa white, pero yun ka, depende pa rin sa nagpapagawa. Tapos buong kitchen area po natin is naka wall tiles po yan. So may part lang po na merong cornisa, may part na wala kasi maglalagay po sila ng kitchen, aluminum kitchen cabinets po. Ayan. So yun na lang talaga yung pinahabol ni sir, is magkaroon ng parang storage dito sa ilalim ng hagdan. Tapos yung the rest is TV console. So, dapat may TV console din to, kaso mataas talaga ang pricing niya gawa ng... Matrabaho po kasi yun eh. Mga trabaho. May wirings tayo, may cuttings tayo, pintura, finish paint, ayan. So, maraming preparasyon. Kaya, papansinin nyo, konti lang yung materials na gagamitin, pero mahal pagdating sa labor. Depende po kasi yan sa scope of works. Ayan. Ayan siya. Actually, merong nagko-comment. Hindi naman siya nag-comment. Nag-PM pala siya. Sabi niya, sa mga iba daw gawa namin, masyado daw maraming ilaw. Actually po, ma'am, yung iba po talaga dyan is parang design lang. Hindi naman lahat talaga totally gagamitin. Parang standard na kasi, pag meron kang cove, katulad dito, may mini cove ka, so kailangan lagyan mo siya ng center light, lagyan mo siya ng pin lights, lagyan mo siya ng strip light, pero it doesn't mean naman na sabay-sabay mo siyang gagamitin. Ayan, okay na. Ayan po. O, diba? Tricolor din siya. Karamihan naman sa mga ilaw ngayon, puro tricolor. So, sayang nga lang nga kung hindi rin sila ma'am nagmamadali. Kasi nilipatan na tapos matrabaho rin talaga ang cabinet. So, maghihintay sila ng matagal.
Kaya sinadjust ko na lang din kala ma'am, built-in ano na lang, aluminum cabinets. Mas matibay pa. Pero kasi may mga clients po talaga na mas prepared nila kahoy ang gamitin. So bali itong lock set nila dito sa main door, pinalitan din ni Ray. Pinapalitan ni Ma'am, ayan na siya. So bali ito is door tab na may kasamang double lock. Ayan. So okay to. Ayan siya. Isang susi na lang po to bali. Ayan, pwede mo susian dito, pwede susian isa lang po. So ang dami niyang ano oh. 6. So meron pa siya dito. Ayan. Pinaka lock. Okay, ganyan siya. Ayun, ganun pala. Tapos dito naman sa may extension. Ayan. Pinapalitan natin siya ng doorknob. So, yung pinto natin baligtad. Para labas ang palo ng pinto. No, okay na? So bali itong front extension natin is tapos na. So bali ang kulang na lang po dito is yung ating alulod. Ayan. Yung alulod natin dyan. Maglalagay tayo ng PVC na dos. Tapos ito na po yung ating gate. So yung design po galing sa may-ari. Then yung mga accessories, sila rin po ang bumili niyan. So ito po yung first na project namin na meron siyang pedestrian gate. Parang sa main gate, meron siyang pedestrian. Ayan ang peg niya. Picturean natin. So, sa project namin, ito rin yung sa pedestrian, meron siyang step. Ayan. Tapos dito, meron siyang rampa. Para kung sakali may e-bike o motor. Ayan. Meron tayong daanan dyan. So, ang kulang na lang po dito is yung ating drainage. Ayan. Pa-drainage. Tapos, meron tayong plant box dito. Then, naka-deco stone po tayo. Combination ng deco stone tsaka ng tiles na 30 by 60. Ayan, nalagyan na po yan ng sealer kaya medyo parang wet look na ang itsura niya. Maganda rin yung ilaw nila, oh. Mas bet ko yung mga gantong maliliit lang. Kasi minsan yung mga bata pinaglalaroan, nilalambitin na nila kasi baka masira. So parang mas bet ko yung parang gantong Batman style na wall light. Ayan. Tapos yung ating poste, meron din tayong maliit na moldura dyan. Tapos naka metal spandrel ceiling din po tayo. Ayan. So okay na. So bali ito, tatlong poste lang to.